Dear Lady Love TV. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 23 bahagi. Si Mika, casual na tanong ni Abby habang iginagala ang paningin sa condo unit ni Pao. Inihatid nila ni Yuna si Johan roon. Work, matipid na tugon ni Pao habang karga si Johan. Malinaw na nananabik ito ng husto sa anak. May kung ano sa paraan ng pagkasagot na binata na nagsabi sa kanya na may hindi magandang nagaganap sa pagitan ng magkasintahan. Pinilit ni Abby na huwag magkaramdam ng kahit na kaunting kasiyahan sa kaalaman. Hindi iyon tama, ngunit hindi maikakailang na relieve siya na wala sa malapit si Mika. Ano ang gusto ninyong gawin ngayon? Tanong ni Pao. Gusto ninyong mamasyal? Mag-shopping? Umiling si Abby. Hindi kami gaanong magtatagal. May mga tuturuan ako mamayang hapon. Pero tutulungan ko munang gumawa ng assignment si Johan at Yuna. I-re-review ko na rin sila ng koonti para sa exams next week. Okay. I'll cook. Dito na kayo mag-lunch ha. Sumimangot si Johan. Hindi yun nakaligtas kay Pao. Pinisil nito ang ilong ng anak. What? Hindi ka po masarap magluto. Tugon ng bata. Sabay silang natawa ni Pao. Let's order pizza then. Tinuruan ni Abby ang mga bata habang tahimik lang na nagmamasid si Pao. Hinayaan lang siya nito sa mga ginagawa niya at hindi pinakialaman. Pagkatapos ng mahigit isang oras na pag-aaral, ay hinayaan na niyang manood ng cartoons ang dalawa. Sa halip na mag-order sa isang restaurant kagaya ng naunang plano ni Pao, nagpresenta si Abby na siya na lang ang magluluto. Dahil wala si Mika, ay mas komportable siyang kumilos sa kusina na halatang hindi gaanong nagagamit. Sinabihan niya si Pao na maaari nitong samahan ng mga bata sa panunood. Ngunit iginiit na tulungan siya. Adobong baboy at manok lang naman ang iluluto niya, kaya wala rin itong gaanong maaaring itulong sa kanya. May inilabas sa salmon fillet si Pao mula sa refrigerator. Nilagyan lang niya iyon ng asin at paminta at saka iprinito. Gustong gusto ni Johan ang luto ni Jacob. Panay ang banggit niya eh. Casual na sabi ni Pao. Natigilan si Abby sa harap ng kalan. Hanggang maaari ay ayaw na sana niyang pag-usapan pa si Jacob na hindi rin tumatawag sa kanya. Tila ganap na silang nakalimutan ng lalaki at nais din niyang gawin iyon kahit na mahirap. Napalapit siya ng husto kay Jacob, aniya sa malamig na tinig. Minsan ay hindi ko maiwasang magselos, lalo na sa tuwing papa ang tawag niya kay Jacob. Palagi siyang nababanggit ng bata. Ayaw niyang panoorin ang Harry Potter kasi nagpromise siya kay Jacob na sabay nilang panonoorin yun. Ni ayaw niyang ituloy ang pagbabasa ng huling libro dahil hihintayin daw niya si Jacob. Nagsimula naman kayo ng bagong children's book, hindi ba? Masasanay din marahil siya na walang Jacob. Darating din ang araw na ipapaintindi natin sa bata ang sitwasyon. Ang importante ay ikaw ang kasama ng bata ngayon, hindi si Jacob. Tumangon si Pao. Kailan siya babalik? Ang sabi ni Nori ay nag-aaral siya sa Italy. Nagkibit siya ng mga balikat. Sinika panatilihin ang pagiging casual. Ayaw niyang ipahalata na hindi siya komportable sa paksa. Hindi ko alam at wala akong pakialam. Maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Wala siyang obligasyon sa amin. Tira, naiintindihan naman ito ang bagay na hindi niya sinasabi. He's fool to leave you. Wala na tayong magagawa ron. Pwede bang huwag na natin siyang pag-usapan? Pakiramdam ni Abby ay muling nanariwa ang mga sugat na nag-umpisa pa lang na naghihilom. Determinado siyang kalimutan na si Jacob at hindi nakatutulong ang pagbanggit dito ni Pao. Alam niya na bahagi na ng buhay nila si Jacob at hindi maiiwasang mapag-usapan ito. Ngunit hindi pa marahil ngayon. Masyado pang maaga. Tumangutang si Pao. I'm sorry. What do you want to talk about? Mika, ano ba talaga ang nangyari sa inyong dalawa? Napatingin sa kanya si Pao. You can be really mean and vindictive. Do you know that? Natawa si Abby. Kahit nang totoo ay gusto talagang malaman ang tungkol sa nangyari. Hindi na niya iginiit ang gusto. Pribado na iyon sa magkasintahan at wala siyang karapatang makisausaw. Not unless damay na ang kanyang anak. Kwentuhan mo na lang ako tungkol sa trabaho mo. Aniya. Ginawa naman iyon ni Pao. Na mga sumunod na sandali ay naging abala na silang dalawa sa pag-uusap
tungkol sa kanya-kanyang mga trabaho. Habang tumatagal, ay mas nagugustuhan ni Abby si Pau. Sa palagay niya, ay magiging mabuti silang magkaibigan. Nahiling lang niya na sana ay hindi isang modelong walang alam sa pag-aalaga ng bata ang nakatakda nitong pakasalan. May binanggit sa akin si Johan, nananan siyang panimula ni Abby kay Pau matapos maghain ng maiinom. Alas 8 na ng gabi, nasa apartment nila ang binata. Sinusundo na si Johan. Hindi nasundo ni Pau ang anak kanina dahil masyadong abala sa trabaho. Walang makakasama si Johan sa condo unit kaya pinakausapan siya ni Pau na sa kanya muna ang bata. Hindi naman siya nito kailangan pakiusapan. Masaya pa nga siya na magkakaroon ng pagkakataong makasama ang anak. What did he say? May problema ba siya na hindi masabi sa akin? May gustong ipabili pero nahihiya lang? Alalang kaagad na tanong ni Pau. Umiling siya. Nabanggit lang niya ang tungkol sa inyo ni Mika. Nag-away daw kayo nung isang araw. Nagyuko ng ulo si Pau. I'm sorry. The kid had to hear the fight. Hindi sa nakikialam ako ha. Alam ko na labas ako sa relasyon ninyong dalawa ni Mika. Pero kasi Pau, hindi sanay na nakaririnig o nakakakita na nag-aaway ang mga anak ko. Medyo nabalisa at nalilito si Johan. Ang sabi pa niya, hindi na umuuwi ang tita Mika niya. Kahit na noong bago kayo mag-aaway ng matindi, hindi na raw siya umuuwi sa kondo. May problema ba? Baka may maitutulong ako. Nagkibit-balikat si Pau. Sinikap na magpakakasual, ngunit pinagkanulo nito ang mga mata. Nakikita niyang may pinagdadaanan ang magkasintahan. Napagpasyahan naming maghiwalay muna para pareho kaming makapag-isip. May bahagi kay Abby na natutuwa, ngunit may bahagi na rin nagigilty. Pakiramdam niya ay may kinalaman siya kung bakit nangyayari ang mga iyon. Naisip niya na kung hindi nalaman ni Pau ang tungkol kay Johan, hindi sana magugulo ang relasyon ng dalawa. Ngunit nakatakdang makilala ng mag-ama ang isa't isa. Iyon marahil ang nakatakdang maganap. Ito na marahil ang pagkakataon niya upang masiguro na magkakaroon ng mabuting ina si Johan. Kailangan marahil niyang hanapan ng bagong nobya si Pau. Hindi niya pinakinggan ang muntintinig na tila pinipigilan siya sa ideyang naisip. Ang muntintinig na nagsasabing mali ang plano niyang gawin. Kailangan ka nga palang makausap ng teacher ni Johan sa Biyernes. Aniya at biglang napangiti. Tama, si Mads ang teacher ni Johan ang unang kandidata. Maaari niyang paglapitin ang dalawa. Napakabait ni Mads, maganda, hindi kasing ganda ni Mika. Ngunit may ganda rin namang taglay at higit sa lahat ay gusto at marunong sa mga bata. Katulad niya ay naluluha din si Mads sa moving up ceremony ng mga estudyante nito. Mas malala nga lang siya. Bakit daw? May problema ba si Johan sa school? Kaagad na nabagabag si Pau. Nakangiting umiling si Abby. Wala naman daw. Gusto lang niyang malaman mo ang mga munting changes sa behavior ni Johan mula nang lumipat siya sa'yo. Pinakiusapan ko kasi siya na bantayan si Johan. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. From time to time, nagkakausap kami. Kanina, sinabi ko sa kanya na mas maigi siguro na malaman mo rin ang observations niya. Kaya kung hindi ka masyadong abala sa Biyernes ng tanghali, sana ay makapunta ka. Hindi niya naisip na paglapitin ang dalawa kanina, ngunit ngayon ay buo na ang isip at plano niya. Wala naman sigurong masama sa nais niya. Hiwalay naman si Pau. Bagay naman si Pau at Mads. Magiging perpekto ang mga ito sa isa't isa. Perpekto ang katulad ni Mads para maging ina ni Johan. Yes, I can manage to squeeze it in my schedule. Thanks. Nais ni Abby na mapapalakpak. Magiging maayos ang lahat. Matagumpay ang plano ko. Iyon ang paulit-ulit na naiisip ni Abby habang nakatingin kina Mads at Pau sa kabilang mesa. Dumating si Pau sa eskwelahan at kaagad silang niyayang kumain sa labas. Tumanggi si Abby at sinabing si Mads na lang ang ilabas nito. Ngunit ayaw pumayag ng dalawa, kaya wala rin naman siyang nagawa. Pagdating sa restaurant, ay iginiit na lang niya na humiwalay sila ng mesa ng mga bata upang mas makapag-usap sina Pau at Mads. Kung hindi marahil kailangan mag-usap ng dalawa tungkol kay Johan, ay hindi papayag ang dalawa. Habang pinapakain ng mga anak, ay pasulyap-sulyap kina Pau at Mads si Abby.
Noong una ay seryoso ang usapan ng mga ito. Seryosong nakikinig si Pau habang nagsasalita si Mads. Paglaon ay nagtatawanan ang dalawa. Mukhang nagugustuhan ng mga ito ang isa't isa. Lumobo ang dibdib ni Abby sa pagmamalaki. Umaayon ang lahat sa kanyang plano. Pagkatapos kumain, ay kagad silang nagbalik sa eskwelahan. Hindi na sila gaanong nagkaroon ng pagkakataong makapagkwentuhan. Dahil papadating na rin ang mga estudyante ni Mads sa panghapong klase at kinakailangan na magbalik ni Pau sa opisina. Isinama ni Pau si Johan. Madalas na sa opisina ang ama ang ginugugol ang maghapon. Natutulog daw si Johan sa malaking sofa kaya hindi naman gaanong nakaaabala. Hindi pa nakahahanap ng yaya si Pau. Ipinangako nito sa kanya na kukonsultahin siya kapag na-screen na ang sekretarya nito ang ilang aplikante. Pagsapit ng hapon ay inabangan ni Abby si Mads. Sabik niyang itanong kung ano ang impresyon nito kay Pau. Ang kaibigan niya halat nang kinikilig kahit na pilit pang itinatago. Ang gwapo niya po no, singit ni Yuna. Sobra, ani Mads, hindi na maitago ang kilig sa inyo. Nais din kiligin ni Abby sa progreso. Umaayon ngang talaga ang lahat sa kanya. Pagdating ng Linggo ay sinama niya si Mads sa lakad nila. Nagpunta sila sa isang malaking theme park. Mukhang natuwa naman si Pau nang isinama niya si Mads. Mas natuwa siya na makita ko kung gaano kagusto ng kaibigan ng mga anak. Alam niya na nakita rin ni Pau kung gaano ang pagiging mapag-alaga ni Mads. Ang ganda at ang bait ni Mads ano, ani Abby pagkatapos nilang maihatid sa bahay ang kaibigan. Ginitian siya ni Pau mula sa rearview mirror. Nasa backseat siya ng sasakyan. Nakaunan si Nayuna at Yuhan sa magkabila niyang hita na parehong nakatulog na dahil sa sobrang pagod. I know what you're doing, Abby. Ano? You're playing Cupid and you're not subtle about it. Nakagat niya ang ibabang labi. Sa palagay ko lang ay bagay kayong dalawa. You really think so? Napangiti na si Abby. Sa palagay niya ay nagugustuhan ding talaga ni Pau si Mads. Oo, perfect. Mahusay sa bata si Mads. Matutulungan kanya kay Johan. Kung si Johan ang magiging dahilan ng pakikipagrelasyon kong muli sa isang babae, eh, di ikaw na lang. Wala nang hassle. Napatanga si Abby. Hindi kagad nakapagsalita. Paulit-ulit niyang ipinoproseso sa isip ang narinig na sinabi ni Pau upang makasiguro na tama siya ng pagkakaintindi. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Ngunit tila may nanunoksong tinig sa kanyang isip ang bumubulong ng bakit hindi nga ako na lang? Ipinilig niya ang ulo. Saan ang galing iyon? Natawa ng malakas si Pau. Yes, nagbibiro lang ako. Don't panic. Nakahinga siya ng maluwag. But it's something to think about. Maya-maya ay seryoso nitong sabi. Right? Bigla siyang nainis kay Pau dahil sa pagtatanim nito ng ideya sa isip niya. Nang gabing iyon ay natagpuan ni Abby ang sarili na pabiling-biling sa higaan at hindi makatulog. Iniisip niya kung paano kaya kung sila na nga lang ni Pau. Maging mas madali ang sitwasyon para sa lahat. Pagkatapos ay sumingit sa balintanaw niya ang mukha ni Jacob. Naiinis na napabuntong hininga si Abby. Pakiramdam niya ay nagtatalo ang kanyang puso at kanyang isipan. Paano kaya paglalabanan ni Abby ang nararamdaman sa pagitan ng kanyang puso at isip? Paano niya haharapin ang katotohanan kung ibinubulong ng pusong mahalin na rin si Pau? Yan ang ating aabangan sa paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.